Isang maganda at maulang hapon, UP Los Baños. Muli ako po si RJ Tambay na ulit sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas nga ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. UP Los Baños, kayo po ay nakikinig sa programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Every Fridays po tayong tumatambay dito, classmates, no? Every 3 p.m. hanggang 4 p.m.-ish. Dahil nga minsan extended ang atin pong programa. Kamusta na po kayo, mga scholar ng bayan? Ngayon po ay ikalabing isa ng Hunyo 2021. Ibig sabihin, may huling araw na pala ito ng klase, no? Ng semestre ito. At yung iba ay magpa-finals ba next week? Nagtatapos ng kanilang mga requirements sa klase? Kamusta kaya yung mga faculty members natin na busy-busy mag-check? Ika nga ng mga teachers, ang sinasabi nga, ang mga faculty ngayon ay nasa Czech Republic. At nag-check ng kanilang mga outputs ng kanilang mga estudyante. Iba naman po ay naghahanda na rin para sa mid-year yung mga mag-i-internship dyan. Ay maghanda-handa na rin po, no? Sabi ko nga po kanina, medyo maulan dito po sa ating campus. Alam ko pong miss na miss na po ninyo, lalo ng mga estudyante. Sa mga panahon na ito, talagang maraming estudyante, no? Sa regular, yung normal na ating setup, talagang nakita natin yung mga estudyante na busy-busy ngayon. Pero dahil nga tayo ay remote learning, dahil sa pandemya, ano muna tayo, online muna. So, mamaya po, babatiin natin yung mga classmates natin, mga batchmates na tumututok sa ating programa dahil ngayon pong araw na ito. Marami po tayong pag-uusapan dahil makasama natin muli ang mga taga Office of the Vice Chancellor for Research and Extension at meron tayong dalawang bisita makasama via web conferencing. At sa ating Tatak UPLB, kasama aking best friend na si Polly, may mula sa VetMed po ang makasama natin pero meron nakalagay sa pangalan niya, Captain, no? Bet na Captain pa. Ayan po, no? Maraming salamat po sa ating mga kabatchmates na tumututok. Special greeting, special shout out sa ating avid viewer na gusto ko na rin po magprograma sa Radyo DZLB, si Sir Ronilo Jose. Ayan, Danila Flores. Hello po sa inyo. Kailan po kayo magpo-programa? Nakinihintay ko na yung proposal nila. Nila Sir Neil. At sa mga kasamahan din po natin sa University of the Philippines Los Baños na nakatutok po sa ating programa, magandang hapon po sa ating lahat. Mamaya po siguro ay alamin pa natin, no, yung mga pagbati, yung mga paalala ng ating pong pamantasan, lalo na po nalabangit ko kanina, huling araw na po ng semestre, second semester ng academic year na ito. At for sure, talagang busy ang mga scholar ng bayan. Pero tambay muna ulit sa ating programa bago kayo bumalik sa inyong akad. So bago tayo magpatuloy siguro sa ating programa, alamin natin yung mga latest happenings, updates at news
events dito sa ating pamantasan. Yan po'y hatid sa atin ng ating mga kasamaan mula sa Office of Public Relations. Heto na at aarangkada ang segment na UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Mga bagong dekano sa UPLB itinalaga na ng DOR. Organic Agriculture tampok sa Food System Summit e-Dialogue. Mga bagong variety ng halaman tampok sa 46th na anibersaryo ng IPD. Itinalaga na ng UP Board of Regents ang mga bagong dekano ng ilang kolehiyo ng UPLB noong June 3. Idineklara bilang bagong dekano ng College of Arts and Sciences si Dr. Maribel Dionisio Sese, na dating University Registrar ng UPLB at nagsilbi na rin noon bilang Director ng Interactive Learning Center. Si Dr. Rosana Marie Amongo naman ang hinirang nakauna-unahang babaeng dekano ng College of Engineering and Agro-Industrial Technology. Nagsilbi siya bilang unang director ng Center for Agri-Fisheries and Biosystems Mechanization o BIOMEC noong 2018. Samantala, si Dr. Rico Ancog, na isa sa mga pinakabatang nakakamit ng UP Scientist 3 title sa edad na 34, ang itinalagang dekano ng School of Environmental Science and Management. Ilan pa sa mga napiling dekano noong nakaraang buwan, sina Professor Marlo Mendoza para sa College of Forestry and Natural Resources, Dr. Rowena Bacongwis para sa College of Public Affairs and Development, Dr. Ricardo Sandalo para sa College of Human Ecology, at si Dr. Jomar Rabahante para sa Graduate School. Nakilahok ang UPLB sa isang online dialogue tungkol sa hinaharap ng agrikultura kung saan naging tampok ang pagpapaunlad ng organic agriculture. Isinagawa ang e-dialogue on organic agriculture for sustainable and resilient community food systems noong June 8 bilang paghahanda sa Food System Summit 2021 ng United Nations. Pinag-usapan dito ang mga issue, karanasan at best practices sa organic agriculture at nagkaroon ng mga diskusyon kung paano maaaring maengganyo ang mas maraming magsasaka na tangkilikin ang ganitong pamamaraan ng agrikultura. Kalahok dito ang mga representative mula sa organisasyon ng mga kabataan at kababaihan, indigenous peoples groups, organic farmers organizations, mga non-government organizations, mga miyembro ng lokal na pamahalaan, akademya at pribadong sektor. Pinangunahan ito ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Studies and Research in Agriculture o CIRCA at ng UPLB Interdisciplinary Studies Center on Organic Agriculture. Tampok sa 46th anniversary ng Institute of Plant Breeding o IPB noong June 11 ang mga bagong rehistradong teknolohiya na binuo at kinolekta ng mga seksyon nito. Narehistro ang mga ito sa Germplasm Technology Registration and Release Office ng IPB. Kasama rito ang mga bagong variety na na-develop ng IPB at mga umiiral na klase ng halaman mula sa iba't ibang parte ng bansa. Tampok rito ang mga pananim, legumes, root crops, prutas at gulay na nagtataglay ng espesyal na katangian tulad ng katatagan sa iba't ibang kondisyon ng lupa at panahon, pagbubunga ng maraming ani, at pagkakaroon ng mataas na nutritional value. Kabilang din ang mga bagong ornamental crops tulad ng mga bagong variety ng vinca, hoya at mga gumamela hybrid varieties na nakapangalan sa mga kababaihan sa serbisyo publiko at siyensya. Kinilala rin ang mga teknolohiyang nabuo ng IPB upang mas mapag-aralan ang mga katangian ng mais, talong at mangga at ang mga insektong mahalaga sa agrikultura. Inilunsad din sa nasabing pagdiriwang ang Adopt a Native Fruit Tree Program sa ilalim ng National Plant Genetic Resources Laboratory. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB.
Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. You're up. Ayan po ating pong napakinggan ng ating UPLB Balita na handog sa atin ng ating mga napakasisipag na kasamahan mula po sa Office of Public Relations na pinamumunuan siyempre ng kanilang direktor, ang presidente ng klaseng ito ng galing UPLB, si Direct Mark Lester Chico. Nasaan na kaya ang ating VP na si Sir Gien Garma? Parang busy pa sa kanyang NCN News. Sir Gien, nasaan na po kayo? At si Secretary Ma'am Tere Peralta dyan sa lugar ng Bae, nasaan na po kayo? At syempre binabati rin natin ang ating dating kasamahan dito, si Kadi Buko Flores. Kadi, anong balita sa'yo? Ayan po, so napakinggan natin ang mga balita sa atin pong pamantasan na may mga bagong deans pala tayo dito sa UPLB. So makikilala, nakilala nyo na po sila. At ilan dyan ay naging guest na natin, like si sila Dean Jomar Bahante ng graduate school, no? And si Dean Mendoza ng College of Forestry and Natural Resources, na guest ni Polly sa Tatak UPLB. Si Dean Sandalo ng College of Human Ecology, si dating University Registrar Dr. Cese, no? Ngayon pala siya ay dekana ng College of Arts and Sciences. At of course, napakarami pa po ng mga bago nating officials at mga deans dito sa UPLB. So congratulations pa tayo po sa inyong lahat. At tatapok nga po ang Organic Agriculture sa nakaraang Food System Summit e-dialogue. At alam ko dito kasama si si Doc Rina De Luna. Alam ko nag-talk siya dito sa Organic Agriculture. At congratulations din po sa Institute of Plant Breeding na nag-celebrate ng kanilang ika-46 anniversary ng IPB. At nag-launch nga po sila ng iba pang mga variety ng halaman. Ayan. At mamaya, speaking of halaman, alam po yung mga taga-OBCRE, sa segment nating to class UPLB ay merong papremyo. Kaya po sa mga viewers natin dyan, habol-habol na tayo sa ating klase, no? Hanggang 4 p.m. po tayo, pero abangan nyo dahil mamaya sa to class UPLB ay mamimigay daw ng papremyo ang mga taga-OBCRE. So hinihintay pa rin po namin ang inyong mga pagbati. Mamaya siguro kung meron kayong mga katanungan sa ating mga guests, ay welcome din po yan sa ating comment section sa Facebook Live ng Radyo DZLB, fb.com/RadyoDZLB. Of course, you can also follow us sa ating Instagram and Twitter, and meron din tayong YouTube channel na dapat po kayong mag-subscribe, lalo na kung nais yung pakinggan at panoorin ang mga past episodes po ng ating programa. So sa oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, mamaya po sa ating pagbabalik ay to class UPLB na. Babalik po ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. Ang superpower ko, nakakalipad ako. Ako naman, nakakausap ko ang mga hayop. Ikaw, hindi mo siguro alam, pero may kapangyarihan ka rin. Kapangyarihan bumoto. Kapag ginamit mo ang boto mo para iaral sa posisyon ang karapat-dapat na leader, magiging maganda ang kinabukasan ko. Maaabot ko ang mga pangarap ko nang walang pangamba. Masaya akong makakapaglaro kasamang aking mga kaibigan. Kaya sana, yung kapangyarihan mo, gamitin mong mabuti ha, para sa akin, at para sa kinabukasan ng milyon-milyong pang kabataang Pilipino. Umaasa kami sa iyo! Thank you.
At nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaularan. Napapanood po tayo tuwing Biyernes alas 3 ng hapon sa facebook.com/radyoDZLB. At siguro bago natin pumasok tayo sa segment nating Tuklas UPLB, ay mga ilang pagbati lamang, katulad na lamang na nakikinig at nanonood sa atin mula pa po sa Kidapawan City, si, baka magkamali ako, Abedese Valdavieso Cortez, ayan, batch 79. Ano kayang course nito sa UPLB, no? Mga batch 79. Naku, malapit na ata yung ating, alam ko, nagpre-prepare na tayo for our Loyalty Day and Alumni Homecoming. Paano kaya natin ito sa celebrate? Abangan natin yan, no? Okay, so hindi na natin patatagalin pa. Papasok na tayo sa ating segment na Tuklas UPLB. Okay, dahil nga po tuwing second Friday of the month, tungkol sa research o pananaliksik ang atin pong pinag-uusapan dito sa Galing UPLB. And ibig sabihin po noon, kasama natin ang mga kasama natin sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. And let us welcome ang segment host ng Tuklas UPLB, si Harleen. Harleen? Yan, magandang hapon RJ at magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon nga sa episode natin dito sa Tuklas UPLB ay pag-uusapan natin ang research. At dito po sa ating universidad ay mayroon ng gumugulong na research project para pag-aralan ang prosesong pinagdadaanan ng ating mga research projects. O diba, very meta siya. At hindi lang isa, kundi dalawa ang ating makakakwentuhan ngayong hapon. Isa na nga po sa kanila ay ang project leader na isa ring associate professor sa Institute for Governance and Rural Development o IGRD ng College of Public Affairs and Development o CPAF, at siya rin po ang director ng Human Resource Development Office, walang iba kundi si Professor Nelson na Sir Vincent Carrijero o Sir Sonny. At katuwang po ni Sir Sonny sa kanyang research project ay isa namang assistant professor sa IGRD pa rin ng CPAF na si Professor Rhea Gumasi. Welcome po sa Tuklas UPLB, Sir Sonny and Ma'am Rhea. Gandang hapon po sa inyong lahat, RJ at sa akin, sa mga tagapakinig din. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig and maraming salamat po sa pag-iimbita ninyo dito sa amin sa DZLB po. Ayan. Maraming salamat din po sa pagtanggap ng aming imbitasyon at hamon na rin na umere online upang mas ilapit pa nga po natin sa ating publiko at sa ating mga kapwa ang research, extension at development initiatives ng UPLB. Syempre sir, di ko na po ito patatagalin. Simulan na po natin busisiin ang inyong research project. So Sir Sonny and Ma'am Rhea, tungkol nga po ba saan itong inyong research project na Assessment of Policy Constraints to the Effective and Efficient Conduct of Public R&D in the Philippines? Thank you, Arlene. Ito ay isang nalimun sa atin, ano, ng PICARD sa pumumuno ng opisina ni Dr. Ernie Brown ng Social Economic Research Division. Yung kasing administrasyon na nakipag-usap ata sila sa House of Representatives at sa policy group na nag-itimon ng mga policy proposals para sa House. Isa sa mga napag-usapan dito ay paano yung mapabilis ang procurement activities ng mga research and development institutions. So dito nagbunsod yung hamon na tinanggap na natin sa UPLB na pag-aralan ang research and development organization, specifically sa tatlong aspeto o apat na aspeto, sa procurement, sa honorary cap ng ating mga kasamahan na nasa gobyerno, yung contractualization ng ating research.
Ayan. O, pakinggan naman po muna natin si Ma'am Rhea on what she has to say on the research project po. Afternoon ulit po, no? So, dagdag po lang po dun sa binanggit na ni Sir Shani. So, yung project na to is actually funded by DOSD Picard. So, we have four objectives and we wanted to see ano yung mga provision sa RA 9184 tungkol sa procurement. Specifically po sa research and development institutes. Gusto din namin makita kung ano po ba yung implication ng cash-based budgeting and also yung incentive system na binibigay natin sa mga researchers natin. At the same time, sana makapagbigay po kami ng policy recommendations kung ano yung ma-improve natin sa procurement para ma-facilitate yung paggawa po natin ng research so that yung S&T natin sa Philippines tumaas yung productivity at the same time, marami, makakatulong po yan for the economic development of our country. Ayun. So, ito nga po, madami nang nabanggit na aspect si Sir Sonny and Ma'am Rhea. Pero isa-isahin po muna natin, Sir. Siguro madami din po sa ating viewers ang nagtatanong kung ano ba talaga ang ibig pong sabihin ng public R&D or public R&D operations po na ating binabanggit. At kung paano po ito talaga nakakatulong sa pag-unlad ng iba't ibang sektor o industriya po ng ating bansa. Arlene, nakabalik na ata si ano si Sir Sunny. Naputol siya kanina, yes. Na-disconnect eh. Sir Sunny? Ayan, Sir Sunny. Yes, sorry. Naputol. Ano po? Pag sinabi natin na public R&D operation, ito yung mga organisasyon na nagsasaluhan ng research and development and maybe extension activities na ang operation fund galing sa gobyerno. So, alam natin na taon-taon na bibigyan ng pondo sa pamamagitan ng General Appropriations Act ng mga iba't ibang ahensya. Sinasabi natin na isa sa mga sinasabing balakid yan sa paglaro ng ating science technology ay yung procurement. So, isa ito ang tinitingnan natin. Kung yung abang batas ay may deficiency or sa organization na napapatupad ng procurement act may kailangan palakasin ng capacity sa mga marine. Ma'am Rhea? Thank you, Ma'am Harleen. Dun po sa specific na project po namin dito, dun sa public RDIs, yung tinitingnan po natin dito yung state universities and colleges, and then yung mga DOSD attached agencies, pati na rin yung sa DA, and then sa DNR. So, yun po yung mga tinitingnan natin ng mga RDIs na included po sa study natin. So, yeah. Ayun. So, ma'am, nabanggit nyo din po yung RA 9184. Pwede nyo po bang pakipaliwanag din po sa atin kung gaano po ito kahalaga dito sa ating tiniting ng research project? Ma'am Rhea? Yan. Sir, naka-mute ka. Yes po. Ayan, ulitin ko lang po ang ating katanungan kung ano po ang RA 9184 at kung ano ang relevance nito dito sa ating pinag-aaralan nga po na mga public RDIs at itong ang R&D process natin sa Pilipinas. Yes, thank you. Ang Republic Act 9184, siya yung nagbibigay ng policy sa kung ano yung ating kailangan i-gastigin sa ating mga activities. Hindi lang sa research and development, kundi sa pangkalatan, ito ay ang politiya na higapan ng gobyerno sa lahat ng hindi
purchase equipment, goods, okay, ito sa services, pati sa infrastructure. At siya ay nagbibigay guideline kung paano yung naibigay na kondo ng bansa o ng gobyerno ay paano siya magagastos ng with integrity, value for so tapos ba siya sa pangangailangan research organization. Napakalaga yun kasi ito nga yung gumagabay sa lahat ng procurement activity. Wala ang procurement activity. Medyo nahihirapan na magsawa ng research and development. Yan, hello Sir Sonny. At mukha pong meron po tayong kaunting technical difficulty po. Ibalik po muna natin kay Ma'am Rhea. So, Ma'am Rhea, dito nga po sa inyong research project title ay nabanggit din po yung efficient or effective and efficient conduct of public R&D. So, maaari nyo din po bang ipaliwanag po sa ating mga nanood kung ano po ba yung mga tinitignan nating factors para po masabi po natin at matiyak po natin na talagang effective at efficient yung ating public R&D operations. Okay, thank you po, Ma'am Harleen. So, kagaya po ng binanggit ni Sir Sunny po, no? So, yung RA 9184, tinitingnan natin yung procurement that ito yung isa sa mga tool that should facilitate the research and development activities of the public RDIs, and sinasabi na natin yung effectiveness and efficiency in terms of yung mga proseso ba, pagbili po ba ng supplies, yung pagbid po ba, tama po ba yung pricing, we look at also the quality of the supplies and then as the suppliers. So isa to sa mga tinitingnan natin, yung gano'ng katagal, gano'ng kabilis, at the same time yung quality ng procurement. So yung RA 9184, so 2003 po siya, and isa po sa binanggit kasi ng findings ng World Bank, sinasabi niya medyo dysfunctional po yung procurement natin, kaya kailangan nating titingnan ito. And ngayon yung GTRA or the RA 9184 nga ang tinitingnan niya, ang implementation nito is based on the following principle na sana ito ay transparent, competitive, harmonized siya, at the same time meron siyang check and balance. So, dito po sa principles na yan ng procurement, sinasabi natin, hindi sa, dahil dito, sana ma-facilitate na natin yung pag-conduct ng mga research and development. Again, para sa marami tayo na i-produce ng mga technology that will be useful for our farmers, for the industry, for the fisher folks, or any outputs that we have, na kailangan po ng society natin related specifically dun sa mga technology na pinaproduce. Ayun, so bago po natin siguro alamin kung paano po ninyo pinag-aralan itong mga aspects na ito, matanong din po namin, Sir Sonny and Ma'am Rhea, kung ano po yung pinaka-naging motivation nyo po or inspiration, driving force, kumbaga, ng inyong team para pag-aralan itong topic na ito. I guess when we talk about the debate, yung naging experience ko na rin since 2020, procurement, hindi ka po kung paano yung hirap din ng branding leaders para yung follow-up kung nagkakaroon ng failure of lead na delivery ang research processes and activities. Yes, and therefore, I think yung siguro nagbigay ujuk sa akin na tingnan na uli natin ang research, ang procurement activities natin. Yun po,
Exactly. Ayan. How about si Ma'am Rhea po? Just an addition kung ano po yung motivation natin, why we're doing this. As a researcher myself, tinitingnan po natin no, na there have been what you call this, may mga anecdotal on the complaints na generally yung procurement natin ay hindi nakakatulong sa R&D natin na activities. So sinasabi ng Kongreso, bakit hindi tayo gumawa ng study na talagang qualitative and evidence-based, quantitative and qualitative and then evidence-based, hindi lang anecdotal. So kaya sinasabi natin, sige, then let's do this nationwide para kailangan talaga natin maintindihan kung saan ba talaga nagkakaroon ng problema dun sa policy related dun sa procurement. So yun po yung isa sa motivation why we're doing the study. Ma'am, nabanggit nyo na nga din po na nationwide po ang coverage nito. So, bali, paano po ninyo sinimulan itong study na ito, lalo po siguro ngayon na under pa tayo sa pandemic. So, paano nyo po sinimulan itong research project? Sir Sonny, Ma'am Rhea? Yes po. Yes po. Yes, thank you. Tinignan natin ang DOSP funding organization, like specifically ang PICARD. Tinignan rin natin ang Department of Agriculture at tinignan rin natin yung Department of Environment and Natural Resources. Yung research organizations na ito ay nagbibigay ng pondo sa mga state universities and colleges as well as sa iba't ibang regional centers. So tiningnan natin yung across Luzon, Visayas and Mindanao, and we had identified I think 158 particular research projects that we were interested in, and dito sa 158 projects na ito, and round about I think 50 plus na research organizations across the country. We have naging challenge nga itong pandemic because hindi kami makalabas. But we had survey questionnaire through Zoom. We had we sent out the questionnaires to them, hard copies to the different organization, and so far we had about more than 50% na ngayon ng survey return that we would be able to say okay, confidently meron tayong gantong response rate and we can do the data analysis already. Yes po, Heart, Ma'am Harley. Si Ma'am, so, bali po, Sir Sonny. Yes, Ma'am Rhea. Okay po. Yung ginawa po namin na nationwide, so sabi nga ni Sir Sonny, no, medyo nahirapan kami ngayong pandemic, so we use multiple channels in reaching our respondents. And thanks po din sa tulong ng DOSCP card with their network, tumataas po yung response rate namin dahil doon sa relationship nila with the SCs, no? We have, I think, came up with 7 types of questionnaires. Yung mga respondents po namin doon ay yung mga project leaders, yung bids and awards committee, and then yung back secretariat, and then yung technical working group. And then also we included yung sa chief accountants, and then head ng research, and then mga suppliers of these different RDIs dun sa sample frame po namin. So, yun po yung mga kasama namin, pinagkuhanan po namin ng data sa kasalukuyang research na ginagawa po namin. Ayan. So,
Sir, na Sir Sonny and Ma'am Rian, nabanggit nyo nga po na meron na pong response galing po sa ating mga participants. So, masasabi nyo po ba kung nasa ang stage na po kayo dito po sa timeline ng inyong project? Sa stage ngayon po ay nakapag-generate na ng mga dummy tables at tinitingnan na namin ang mga iba't ibang variables na sangkap ng aming research project kung saan nga talaga nakikita or maintindihan talaga gaya ng nasabi ni Ma'am Rian na ano ba yung ebidensya pag sinabing may pagkukulang sa procurement, nasaan yun? So we're starting to see the figure pero preliminaries pa lang, so we're not able to really show full figures. Probably by maybe September or October, we should be able to have a symposium or a webinar where we will be able to present this finding to the community. Ayan, so aabangan nga po yan ng ating mga viewers. September or October ay nilulook forward natin na matatapos na ang kanilang research project at meron na tayong mas malaking picture nitong topic or issue na ito. At mula naman po kay Ma'am Eileen Viray Lapitan, meron po siyang question, Sir Sonny and Ma'am Rhea, kung may nakikita daw po ba kayong possible interventions na pwedeng ma-adopt dito sa atin sa UPLB? There are some ano especially yun nga kung titingnan natin ma'am ay yung procurement office natin sa UPLB, alam natin na dalawa o tatlo lang ata doon sa back secretariat ang may regular items sa laki ng ating procurement activities. Palagay ko dapat talaga magkaroon ng organic na tao na tutulong. And siguro isa rin sa mga napag-uusapan namin ni Ma'am Rhea at si Ma'am Arlene Gutierrez ng SEM on this is paano ba natin magkaroon ng parang support staff, especially accountants, PWG, na nakatutok lang sa research and development procurement activities. Kasi pag tinignan natin yung accounting office rin natin, lahat na ng accounting activities ay hawak nila. But we would like to probably have a specialized group to help and support yung R&D activities ng ating pamantasan. Ayan, so ito naman po, yes po Sir Son, thank you po. And ito naman po isa pang tanong, siguro kay Ma'am Rhea po, kung bukod po sa policy recommendations na inyong nabanggit po, ay meron po ba tayong mga pinaplano na iba pang output na gusto po nating ilabas upang makatulong pa nga itong ating research project sa improvement talaga ng R&D implementation sa Pilipinas? Sige. So thank you Ma'am Harding for that, no. Siguro bago ko sagutin 'yon, ibahagi ko na rin siguro kung ano yung framework na ginamit natin. We use the tool devised by World Bank. We call this the MAPS or the Methodology for Assessing Procurement System. And isa po dun sa mga tatlo sa mga tinitingnan ng MAPS po is yung organizational effectiveness at the same time policy. So, isa po sa ipo-put forward po namin is if there's going to be a recommendation at the policy level, tinitingnan din po namin na meron din dapat pagbabago po sa organizations, not only in UP but for dun po sa mga SUCs na tinitingnan na nakausap natin para po yung approach po natin ay medyo holistic. So, ang adjustment hindi lang at the meso level, but also at the operations level. Kaya marami po tayong avenue in how we can provide some recommendation on how each of these SUCs can improve their procurement para po makatulong sa
R&D activities natin. So, ayan, maraming salamat po kay Sir Sonny and Ma'am Rhea sa pagsagot nga po dito sa ating mga katanungan. At sabi nga po ni Sir Gen Garma, naku, malaking hindering factor talaga sa R&D ang pahirapang procurement. At hindi lang procurement, no, medyo ang internet connection natin sumasabay sa hirap na ito. So, para pagaanin po ng konti ang atmosphere, tingnan naman natin kung ano ang na-pick up ng ating mga viewers sa ating naging talakayan ngayong hapon. At syempre, gaya po ng nabanggit ni RJ, ay may nakahanda kaming papreryo. So, tatlong viewers makakapag-comment ng tamang sagot ay makakakuha ng package na naglalaman ng Coco Silk Line Soaps na gawa sa 100% premium virgin coconut oil at certified free from heat and chemical treatments. At mula po ito sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech. At kasama din po ay ang indigenous fruit tree seedlings na mula sa koleksyon ng Institute of Plant Breeding o IPB at corn seeds na dinevelop ng IPB cereal section. So maraming salamat po muna sa Biotech at maraming salamat din po sa ITB na nagdidiwang ng kanilang 46th anniversary. So, happy anniversary po, ITB. At para po sa ating mechanics, again, ipa-flash po sa ating screen ang mga jumbled letters at huhulaan ito ng ating mga viewers. So, hintayin niyo po ang aking 5-second count bago kayo mag-comment upang maging valid ang inyong entry. Ang unang tamang comment na makikita ng ating Tuklas UPLB team sa kanilang monitoring ang siyang makakakuha ng prize. Sasabihin naman po ni Sir Sonny and Ma'am Rhea ang kahulugan o gamit ng mga technical terms na ito. Ayan. So, paalala po sa ating mga viewers, bago po kayo mag-comment ng tamang sagot, siguraduhin pong naka-like kayo sa Facebook page ng Radyo DZLB at na-share nyo na itong live episode natin ngayong hapon. So, ayan. Para sa ating word number one, yan. Ano kaya ito? Yan. So, bilang warm-up, ito ay annual procurement plan. So, tanongin po natin si Sir Sonny and si Ma'am Rhea kung ano ang ibig sabihin nga ng annual procurement plan. So, madaling salita. Siguro po si Sir Sonny muna po. Thank you, Harley. Ang annual procurement plan ay isa sa mga requirements na hinihingi ng ating Republic Act 9184 bago tayo makabili man lang. Ito ay pinapakita ng annual procurement plan. Paano ba natin, anong gusto natin bilhin at paanong pamamaraan at gano'ng kadami at kailan natin gagamitin. So, basically, what are the things that we want to procure? How many of these things, items? When do we wish to procure? Plus the mode of procurement. So yun yung in general and simplified tawag nito explanation of what the annual procurement plan is. Ma'am, are you? Yan, dumako na po tayo sa ating second word. Thank you po sa explanation ni Sir Sonny. So, ayan, word number two. Ayan, ano kaya ito? Oh. Siguro, i-explain naman po ito ni Ma'am Rhea. May nakakuha po ba ng tamang sagot? Ayan, meron pong mga nagko-call. Okay. So, yung cash-based budgeting po, ito po ay implementation nito ay nagsimula po noong 2019 with reference to EO number 91, years of 2019. Ang ibig lang po sabihin nito, it's a system whereby yung cash-based appropriation
which guarantees and authorizes payments for the items that are included in the budget over a limited period of time. So, ibig sabihin yan, lahat po ng hiningi natin for that particular year dapat po ma-implement and should be fully delivered or rendered by the end of the year. Although, meron tayong ginagawang palugit na payment of the payment for the goods that you have procured can be done within the year or up to 3 months extended payment period, which is until March 31 of the succeeding year. So, yun po yung ibig sabihin ng cash-based budgeting. Si Ma'am Retruelos, si Ma'am Jerry De Los Santos, Kelly Abagat, ayan, Erica Samson, and Maya Grace Amit. So, dumako po tayo sa ating word number 3. Yan. So, explain naman po ulit ni Sir Sonny kung ano itong word number 3. Thank you. Yes, thank you very much. Kaya lang nasabi natin, ito ang batas na umiiral para sa pag-procure ng lahat ng activities ng gobyerno for a lot of the activities na gusto niyang gawin. Ito ay napanday ng 2003 at subsequently nagkaroon ng tatlo ng revision on implementing rules and regulations. Kaya naman nagkakaroon ng revision ang implementing rules and regulations para dahil pinag-aaralan ng Government Procurement Policy and Procurement Board kung ano yung mga nakikitang balakid. Ano? At lately, ang pinakahuling ating implementing rules and regulations ay yung 2016 na implementing rules and regulations. Na hopefully nga, kung titingnan natin in relation to our topic ngayon, meron kasing section 53.6 that provided that space for a way out in terms of the long process ng procurement activities for research and research services. So 53.6 is seldom used by the different public research and development organizations. At dun sa survey natin, dadalawa lang ang nakita natin na research and development organization na gumamit noong section 53.6 na yun sa kanilang procurement activity. And ang tanong namin sa aming sarili is bakit yung iba hindi nagka-take advantage nitong 53.6? Ayan. So, siguro po maganda din na hikayatin natin yung mga iba pang RDIs na tingnan din itong section na ito para naman mas dumami yung maka-adopt po nito. And dyan po nagtatapos ang ating maikling word games. Sana po ay mas linawan kayo dito sa mga terms na binabanggit sa research project na po ni Sir Sonny at ni Ma'am Ray. Message po kayo ng OVCRE Facebook page para sa details kung paano nyo po i-claim ang inyong premyo. At muli, maraming salamat po sa Biotech at sa ITV. Happy anniversary po and thank you po sa inyong mga pa-premyo para po dito sa mini game ng Toklas UPLB. Ayan. At bago po tayo magpaalam ngayong hapon, Sir Sonny and Ma'am Rhea, may mensahe po ba kayo o paanyaya para po sa ating mga manonood? Yep. Maraming salamat po sa pagbibigay daan dito sa pag-explain ng ginagawa ng College of Public Affairs, ng Center for Strategic Planning and Policy Studies.
Salamat doon sa tiwala na binigay na ng Picard para isagawa namin ang research activity na ito. Hopefully nga po ay once na maisulat namin ng maigi ang resulta ay magkaroon po uli kami ng pagkakataon na sa malaking audience ay lalong-lalo na sa research and development organization. Ano ba yung nakita namin sa procurement, sa honorarium, sa cash-based budgeting, at saka sa notion ng contractualization ng ating research and development staff. Baka ito ay makatulong sana sa lalong paglago pa ng ano no, ng S&P activities ng ating bansa. Ma'am Margie? Ma'am Rhea, may gusto ka? Si Ma'am Rhea po. Yes, so so thank you again po ulit sa DCLB and for Vicre for inviting us to this show. I think nasabi naman ng Ms. Rosani, no, pero gusto ko lang mag-shout out dun sa aming kagrupo, si Ma'am Arlene Gutierrez po from SEM, kasama din po namin si Ruth Andrelos, and then si Ma'am Cherina Tixon. Kami po yung lima na nagbubuo ng project na to. And si Erica. I'm sorry, si Ma'am Erica Samson po pala, anim. So sana po sa research na to, hindi lang makakatulong si R&D, but sana tumaas din po yung appreciation ng manonood natin at iba pa on why we do research, kasi sana at the end of the day, magagamit po talaga natin yung research sa pag-improve po ng mga buhay-buhay natin in small or big measure man yan. So muli, maraming salamat. Ayan, best of luck din po at maraming salamat Sir Sonny and Ma'am Rhea sa pagbabahagi po ng inyong research project. At sigurado ako excited na din po lahat ng ating viewers na makita ang kabuuan ng inyong research initiative. Ayan po, so dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. At next week ay abangan nyo po dahil makakakwentuhan natin ay mula sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech na nag-uwi ng isang prestigyosong research award. So kita-kits po ulit tayo next Friday, June 18 po iyan, dito sa Tuklas, UPLB. Biology. Okay, maraming salamat sa iyo, Har. Pero sa ating mga classmates at mga batchmates, hindi pa po tapos ang ating episode. Tinapos na ni Har yung programa eh. No, overtime tayo pero napaganda po na ating napag-usapan sa Tuklas UPLB dahil usapang ano to eh, procurement, no, bilang mga kapwa researcher at extension personnel ng pamantasan, relate na relate kumbaga sa issue ng procurement. Sa atin pong pagbabalik mga classmate, tutok pa kayo dahil may makakasama po tayo sa ating programa na ano na, ang tawag dito, vet na, captain pa. Kasama si Polly ng Office of Alumni Relations at yung mga greetings po ninyo ibabatiin po natin, babasahin mamaya sa pagbabalik po ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Captain Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. This year, the COMELEC will continue its registration for voters in the 2022 elections. Given the ongoing COVID-19 pandemic, certain conditions have been set to ensure safety of registrants. No online registration will be accepted during the period. However, forms may be accomplished ahead of time through iRehistro. Areas under GCQ and MGCQ will be allowed to hold registrations. ECQ and MECQ areas, however, have suspended registration. If your area is under GCQ or MGCQ, registration schedule will assume the regular Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. For updates, visit the COMELEC's Facebook page at facebook.com/comelec.ph. And make sure you exercise your right to have your voice heard.
Ayan, nakamute pala ako. Ayan, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mukhang mag-overtime tayo, Polly. Pero bago ang lahat, no, nagpapasalamat tayo sa mga classmates natin na tumututok sa ating programa. Mamaya bigyan ko pa ng pansin yung binanggit ni Har dahil makasama pa rin natin sila next Friday. Kung bakit, yan po yung aking i-announce mamaya. Nako, marami daw salamat kay Assistant Vice Chancellor Ma'am Fides. Baka naman daw po, umabot din ang papremyo dito sa studio. So magandang hapon po sa ating mga batchmates. Kayo po'y nakatutok sa ating programang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunaran. At hindi ko na patatagalin pa, heto na. At i-welcome natin. Hindi ko siya kasama sa studio, pero kasama pa rin natin siya sa ating programa. Ang aking best friend mula sa Office of Alumni Relations, Polly. Magandang hapon, best. Pasensya ka na. Nandito pa rin ako sa medyo makulimlim na Kalamba. Ayan, nag-iisa tuloy ako ngayon sa studio. Nandiyan naman si Chris, huwag kang mag-alala. Anyway, magandang hapon sa ating mga batchmates at classmates na patuloy na nakatutok dito sa atin tuwing Biyernes ng hapon. So, nandito na naman ako at nakikitambay upang magbahagi ng mga kwento ng ating alumni para sa segment ng Tatak UPLB. So, katulad kanina, Bes, meron tayong alumni na nanonood all the way from Kidapawan. So, ang ginawa namin, baka gusto nyong i-update po yung inyong mga alumni information, nilagay po namin dyan yung link sa comment section. So, pwede nyo pong i-click yan. Pwede nyo rin po yung i-share sa ating mga fellow alumni para po ma-update ang ating alumni database. So, yan. Last Friday, Bes, naalala mo ba kung sino yung guest natin from CVM? Si Dr. Remil Galay. Yes, oo. So, salamat Dr. Galay for sharing your alumni story. So, bago ko ipakilala ang ating guest para sa hapong ito, ay gusto ko munang pasalamatan ng ating mga CVM Alumni Relations Officers na sina Dr. Ovencio Hubert Abalos at si Dr. Joseph Olarpe. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan ang isa sa mga nakipag-coordinate with our fellow, with our alumni ng CVM, si Miss Junelle Palier. Okay. Ang ating guest, katulad kanina, Bes, sinabi mo, hindi lang vet, captain pa ang ating correct. Guest ngayon. Isang commander sa Coast Guard Veterinary Service ang ating featured guest sa hapong ito. Nagtapos din siya ng cum laude ng Doctor of Veterinary Medicine. So, hindi ko napahabain kasi maganda yung kwento niya. Kailangan yes. mapakinggan niyo to. So, tutukan po natin ang alumni story ni Captain Pamela Aspuria, DVM 1997. So, sabay-sabay po natin panoorin ang aming interview sa kanya. Good afternoon po, Captain Aspuria. Welcome po sa Tatak UPLB. Good afternoon po. Kamusta po sa lahat? Binabati ko po kayo ng magandang hapon, magandang araw sa ating mga tagapanood ng Galing UPLB. Bakit niyo po ba napili ang kursong Veterinary Medicine? Ito po ba yung first choice niyo noon? Yes, this is my first choice, but we went through a lot of discussion. This is actually a family choice. Ano, okay, 70s ako, so in the past, we rely on the wisdom of our parents. So as we grow up, sa part ng upbringing is parang alam mo na kung saan ka nalilid. Though actually, ang strength is mathematics. Medyo discourage nila ako because very slim yung option ko pag mathematics. Actually, ang gusto talaga namin is maging human doctor, hindi maging veterinarian. At that time, parang nag-iisip yung ma'am kung kakayanin ng finances namin because dalawa kami magkapatid na magkasunod na magka-college. At tapos that time, nasa Department of Agriculture, father ko sa province, nakita niya wala halos vets. So, naisip niya na sa vets, ang dami mo pwede ka mag-teach. Pwede kang magkaroon ng sarili mong farm, tayo ng business mo, tindahan. So, ang dami mong options. So, nung nag-apply ako, talaga ang first tick ko is veterinary DVM na, tapos second choice ko is biology. So, ngayon naman, ma'am, ano po yung memorable experience niyo nung estudyante pa kayo na masasabi yung masarap balik-balikan? Siguro, katulad siguro ng karamihan, yung annual na Fed Fair, tapos itong mga open house ng mga dorms, kasi tipong foodie ako na tao eh, like during Fed Fairs, ang daming mga food streets, mga delicacies, tapos
Tapos, libre pa yung concert, kung may play, may musical. Tapos, kasama yung mga friends mo na after dinner, pag-iikot, mamamasyal. Yun siguro talaga yung ano, maiiwan pag siguro nag-aral ka ng UPLB. Ipapa-describe sa inyo yung student life nyo in one adjective. Ano po yung ano adjective na gagamitin nyo? Hindi siya masyadong magandang adjective, pero in totality siya kasi talaga yung ano eh. Yun yung magde-describe sa akin. So, the word is anxious. Kasi medyo ano ako I'm a type of person na OC, obsessive, compulsive. So, medyo perfectionist in a way. Anxious about time budgeting, setting priorities. Hindi ako nakakapag-aral kapag makalat, hindi pa malinis yung room. Pag meron akong laundry na like yung mga hindi pwede pa laundry. Pag wala pa yung hindi pa complete yung groceries ko, toiletries, mga kutkutin. So, parang hindi ako makapagsimulang mag-aral. So, dapat may complete sense of completeness. So, tapos anxious kasi kung at the end of ng class, kailangan ko ba pumunta ng library kasi makikipag-unahan ng books. Kasi baka pagpunta mo maya, nahiram na ng lahat. Hindi ako nag-notes. So, approaching na yung exam, manghihiram na ako ng notes, magpapotocopy na ako para in time na meron ako magagamit para mag-review. Hindi naman talaga ako perfecto na estudyante. Dati na rin kasi akong achiever, so hindi nyo mawawala sa akin yun na I wanted, syempre, yung mag-excel, to have high grades. So, part na siya ng system ko. May muscle memory ako actually though. Maraming distractions, temptations during college life. Pero somehow, kailangan magkaroon ng balance sa studies, extracurricular, kung may love life, at saka syempre dapat may church life din para may check and balance. Ayun, para hindi po mapariwara at nasa tamang landas. So, minsan kasi kailangan mo ng diversions para makapag-aral ka kasi you've wasted a certain amount of time na dapat, naku, naubos na yung oras ko, kailangan ko na mag-aral. So, kung effective sa akin yung mag-cram, mag-procrastinate, effective siya sa akin na pagkonti na lang yung oras kasi na-indulge ko na ibang time ko sa ibang bagay. So, focus ako. So, kailangan ko ng distraction para once and for all makapag-focus ako kasi limitado na yung time ko. Malaki po ba yung naitulong sa inyo ng pagigikita sa top 10 in looking for work or building your career? Talagang nakatulong siya. Idadagdag pa natin na I graduated on top of my class, valedictorian, tapos consistent college scholar ako. So, graduate din ako cum laude. So, kung sa kasabihan, automatic, tsaka parang everything follows na. So, hindi talaga ako nahirapan mag-apply ng work. Isang konting kembot lang, may work na ako. So parang ito yung sinasabi natin na ano kasi because I have invested, nag-invest ako, na pinili ko yung passions ko, alam ko kung saan ang direction. Sige, mapuntahan naman natin yung career nyo. Pwede nyo po bang ikwento ang ginagawa nyo sa Coast Guard at bakit nyo naisip pang magtrabaho dito? Bigyan ko kayo ng konting backgrounder kasi hindi ko talaga first work ang Coast Guard. Actually, naging part pa ako ng faculty ng College of Veterinary Medicine dyan sa college. From 2008 to 2003. I was holding classroom instructions for surgery and medicine, small animal medicine and surgery. Parang taong bahay ako sa ano eh, sa UP Diliman na station na vet hospital. Actually, parang nakatira ako sa Diliman. Tapos, I have to be, kailangan ko mag-take ng bus twice or thrice a week going to UPLB para mag-conduct ng classroom instruction course or laboratory classes. At pag-umattend ng ano, ng monthly or quarterly na college faculty meeting. So, basically, nakabase ako sa Diliman. In 2002, naghahanap sila ng vet. Actually, iba-iba yung nirereto kong vet, yung mga bagong graduates na matatapos na about to take the board exam. Eh, hindi sila nagkatuluyan. Tapos finally, ako yung nakulit. Naingayo naman ako kasi dinadala nila sa Diliman, sa vet hospital doon, yung mga bagong aso ng Coast Guard at that time. Parang 10 pa lang. Pero ongoing pa yung training somewhere in Fairview. So, midway siya. So, pag may mga sakit yung aso, dinadala, binababa nila from Fairview to UP Diliman. Until one day na hindi natuloy yung ibang mga nag-apply, ako yung binalikan nila. However, nagtampo kasi sila dahil nung time na nalaman nila, actually nag-apply na ako for vet course sa AFP. Kaya nagtampo sila sa akin na, Doktora, bakit naman ganun? Eh, dati kayo naman yung una namin invite. Eh, ngayon, sa kabila kayo mag-apply. Eh,
binola-bola nila ako, gullible naman ako, napunta ako ng Coast Guard. And the rest is history. I'm going towards 23 years in the government service, kasama yung sa UPLB at saka sa Coast Guard. Gusto ko maging bahagi nung tinayo nila na K-9 unit, and I think promising naman na I would be the pioneering best. That's why I'm the commander ng veterinary service ngayon. Nung time na yung mga vets are still with the Coast Guard K-9 force, may sarili kaming veterinary service until medyo malaki na kami at expanded na yung functions namin, hindi na lang solely sa dogs, yung healthcare, yung maintenance, yung treatment nila, preventative, at saka yung kami yung nagpaplano basically ng annual procurement nila, kung ano yung mga needs, mandatory requirements ng aso. And during public bidding, kami din nagsiserve as technical working group. Pagkaya ng technical specs, sumaharap sa proponents, sa mga prospective bidders, or during bid opening. So kami po talaga yung harap sa bidders for the projects po na para sa K-9, sa mga kailangan nila from individual equipment, na din mga cages, supplies, kahit yung medicines nila, vitamins, dog food. Sa every year po, yan talagang cycle. Binabago lang namin requirement kasi syempre, iba hindi na kailangan. Dapat magpapalit na ibang gamot. Ngayon naman na meron na kami sariling unit, sinabi kong expanded na yung functions namin. So ngayon, hindi lang kami nalilimit sa dog. The Coast Guard is a maritime agency. Barko yung namin, pinangalagaan. Security pati ng mga sea riding public. Para na rin kaming eyes and ears ngayon because kailangan na rin namin tingnan na walang nakakalusot na mga animal contrabands like endangered species na pinapalusot sa barko bago maglayag. Tapos animal contrabands, yung mga endangered species na dapat hindi nakukuha sa wild, yung mga animal contrabands na walang document or tinatawag nating undocumented. At the same time, yung mga barko na nagsiship na mga animals like livestock, we see to it na dumaan siya sa quarantine standards. At the same time, apparently healthy po sa bago po umalis yung barko, at the same time hindi po sila siksikan sa confinement po available and provided na isang barko. Kasi hindi po pwedeng overcrowding kasi hindi na po maganda yung meat pag ganun. Pwedeng along the way or while steaming yung barko, underway, pwede silang mamatay doon or medyo malapit na mamatay bago pa po natin katayin sa mga slaughterhouses natin. So hindi maganda yung meat na madadala sa market for our consumption. Marami po kami trabaho like yung marine mammal stranding na dagdag. Kung halimbawa may cases ng stranding ng butanding, yung mga pawikan na napapagpad, hindi naman time ng breeding, mating season, kailangan magbigay kami ng first aid at mag-coordinate with the DNR. Medyo dumami po yung trabaho namin. Pero para makapag-recruit kami ng maraming vets, at binigyan na po kasi kami ng isang unit so pinalalaki po kami. Kaya binigyan na rin kami na magkaroon kami ng chance na magkaroon kami ng star. Kung sino man na pagbibigyan ng star balang araw. May mga na-encounter po ba kayo na advantages and challenges sa pagiging babaeng vet? Nung mag-vet ako, actually hindi ko naisip na disadvantages sa part ng babaeng pagiging vet. Hindi naman tayo napag-iwanan nung nasudyante tayo. So parang hindi siya limiting or restricting yung pagiging babae. Ang veterinary medicine is a science So syempre kami mas masipag mag-aral, mas diligent, mas tutok. Ang nalinya kasi ako sa small animal so dogs and cats. Medyo praktisado na hindi na po ako bagito nung pumasok ko sa Coast Guard. So kahit yung presence ko sa Coast Guard actually, pagtungtong ko sa Coast Guard, hindi naman nila ako maniliit. And meron na akong leverage. Oo, they consider me as an expert. Kahit yung mga senior officers, they listen to me. So medyo hindi ako nahirapan. Kahit naman nung nagpa-practice, hindi naman kasi talaga purely strength or lakas ang basihan para maging effective ka na vet. So there's psychology, pag nag-approach ka ng animal, proper restraint or technique, nabibuild naman yung muscle memory, dun yung composure, yung confidence, so as you go along. Praktisado na rin po tayo na makipag-usap actually talaga sa public. Kasi Coast Guard, it's a public service, so hindi naman po talaga ito pasigahan. Though we went through the same training, kaya nga kami uniform service, we wear the same uniform para isa lang kami mag-isip, isa lang kami manamit. Yun po yung kaya tinawag siyang uniform service. So ibig sabihin, kailangan mo duman sa training because you'll be accorded salute according to your rank or respect. Ayun, hindi na kahinaan na babae. Actually, sa Coast Guard, ngayon 15 na kami. 4 yung lalaki, 11 yung babae. Sa totoo lang, kung titingnan mo sa among our superiors, mas gusto na ng babae kasi mas diligent yung babae. Mas madaling utusan. Yung lalaki,
lalaki, pag napagsasabihan, nagtatampo, hindi na kumikibo. Ang babae, pag nasisita, minamalas, nadaan lang sa ngiti. Tapos, ang babae, marunong mag-reach out. We can easily shrug off yung mga kamalasan. Dito nga sa amin, expression yun, kasama yan sa sahod eh. Kami, mas flexible kami. Sa Coast Guard kasi, it's not like, dahil vets kami dito, technical officers, actually, ano kami dito eh, jack of all trades. Sa amin, parang advantageous pa ang maging babae sa service kasi mas tolerant din yung mga senior officers namin ng mga lalaki. Marunong ka lang talagang ano, sumayaw sa kanila because hahanapin nila kung ano yung talent mo at ano yung maibibigay mo para sa service. Dapat mag-prepare lang din sa training. Ano po yung mga values from UPLB ang nakatulong sa inyo sa pagbuo nyo ng career? Merong tatlo. So, importante kasi dapat talaga may self-discipline tayo, goal-oriented, at saka focus no matter what, kung gaano karaming distractions and diversions. Because as a person, we have our own inner desires and passions, diba? Sabi nga nila, life is what you make it, but choose your passions well. So, yun lang naman sinasabi. Minsan, nagko-compromise din. Kasi from our compromise, doon naman tayo natututo. Hindi naman talaga straight na straight. Alam natin hindi na dapat, pero ginagawa pa rin. So, minsan pag kinakatok na tayo ni God, yun yung mag-ano sa atin, magtutuwid sa atin. And pag hindi ka nagkamali, hindi ka magtatanda eh. Kasi hindi naman pwede talagang ano eh, hindi naman pwede dire-diretso mag-aral. Kasi after 1 hour, nadidilatch ka na, hindi na effective. Kung kailangan matulog, nag-aaral pa yung classmate mo, huwag kang maingkit, matulog ka lang. Kung effective siya yung gumising na alas 4, tapos 2 oras lang ako nag-aral, pero marami akong na-touch na topics, na ano, na subjects. Kaysa yung makikigaya ako, pero headbanging naman ako, sayang lang yung oras. Oo. So, ibig sabihin, dapat may sarili ding diskarte talaga. Ito naman po, what advice can you give to your fellow alumni, especially to women na may balak pumasok sa workplace na predominantly man's world? So we act like professionals, dressing up natin, kailangan ano, natawag natin na modestly and elegantly kasi professional po tayo eh. Kung nasa men's world ka, kailangan maging consistent din kahit sa pananamit mo. Actually, hindi na nakakatakos sa, ano, sa uniform service, hindi na masyado issue sa amin ng sexual harassment because actually ngayon, we can done makeup already unlike before. Nag-start ako na medyo conservative na maikli ang hair mo, kung nakapusod man yung hair mo, kumbaga hindi kalos nagme-makeup. So ngayon, hindi na rin eh. Basta ang gagawin mo lang, kung may senior sa'yo, dapat lighter yung makeup mo, yung style ng makeup mo kaysa kana. So, don't just overdo it or wag mo sila outshine. Itimpla lang po ng tama. Gawin din natin yung assignment natin. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po yung ano, pag-aaral. Hindi po pwedeng mag-stagnate tayo. Okay. So, makikita kung talagang consistent ka na talaga you live by principles, your conviction. So, hindi untouchable ka naman eh. They would enjoy your presence. Hindi man kailangan na compromise. Yung magiging service reputation is talaga depende sa performance mo, kung ano i-deliver mo, kung ano ibibigay mo na papel. So, ganun pa rin naman eh. Pwede ka magpa-cute. Pero minsan talaga, alam din naman lang talaga itong batang ito, pa-cute man ang pa-cute. So, alam din, may hangganan din yon. So, pag minamalas, pwede magpa-cute. Pero pag trabaho, trabaho din. Kasi minsan, may mga problema rin tayo, kung may pamilya na tayo. Pero marunong ka bumawi, hanapin mo kung ano yung talent mo, ano yung ibubuga mo na meron ka, no, wala sa iba. Kasi at the end of the day, lang babalikan mo, yun ang yung worth mo. Hanapin mo kung ano yung worth mo. Yun ang maiiwan sa kanila. Na minsan, kahit may problema, katutulungan ka na kasi alam nila, marunong ka magtrabaho. Maraming salamat po, Captain Ascuria. Ako si Captain Family Alejandro - Ascuria na Philippine Coast Guard. Tatak, UPLB ako. Ayan, RJ. Ayun, ang Polly. Kwento ni Captain Ascuria. So, ikaw ba, ano ba yung takeaways mo dun sa kwento niya? Kasi ako medyo madami. O Polly, medyo mahina lang yung audio mo. Hello? Yan. Ayan, rinig mo na ba ako, Bes? Oo, yan. Ayan. Ayan, Bes, ikaw ba? Ano bang takeaways mo dun sa kwento ni Captain Ascuria? Siguro sa akin, best friend Polly, yung nabanggit niya. At ako'y tuntuwa sa buong kwento niya. Ang dami niya mga terms na parang ang cool-cool ni Kapitana. Yan. Siguro sa akin, yung word na tumatak sa akin, diskarte. Ayan. No? You need not to conform. No, yung mga diskarte ng ibang tao, pero ikaw magi-create ka ng sarili mong diskarte sa buhay, maging sa pag-aaral, 'di ba? Yung naalala ko yung iba kasi ako kasi noon time ng college ko hindi rin ako ano ang tawag dito, hindi ako nag-aaral sa bahay.
Alam mo yung best friend? Ang pag-aaral sa akin sa campus. Kaya dala ko lahat ng gamit ko. Pag sa bahay, magpapahinga ako. And hindi yun nag-work sa ibang tao, pero sa akin nag-work yun nung college. So ikaw ba, Bes? Ano bang take home mo dyan? Ako naman, naalala ko din nung college ako, hindi rin ako makapag-aral. Hindi ako makapag-aral kapag ano, hindi pa ako nakakain. Yun. Ay, hirap na. Ako lang, ewan ko, pero siguro normal naman yata yun sa lahat. Pero ganun talaga ako, hindi pumapasok sa isip ko. At saka kailangan ko mag-cram talaga nung college ako. Kasi hindi siya pumapasok pag hindi ako nagka-cram. Ewan ko. Cramming so, is life. Yes, cramming is life ng panahon na yun hanggang ngayon. Na-apply pa din natin yan. So yan, Bes, yan lang yung ano, yan muna ang aming i-share ngayong ano, ngayong hapon na ito. So maraming salamat uli sa mga taga CVM sa pag-entertain po sa Office of Alumni Relations. And also, na nagpapasalamat din ako, Bes, kasi may mga aros tayong nakatutok ngayon. Si Sam De Los Santos, si Ma'am Maren Umali, ayan, ilan sa mga aros natin na nakatutok ngayong hapon. So maraming salamat. Pati na rin ang kasamahan ko na si Ma'am Emmy Mariveles na palaging nakatutok dito sa Correct. So maraming salamat and happy weekend po sa lahat. Ayan, maraming salamat po ulit at sa ating Office of Alumni Relations para sa ating tatak UPLB. Dahil dyan, meron daw ibibigay sa yung sabon, Bes, ang ating assistant to the vice chancellor na si Ma'am Fides. Sabi ni Charlie, aabot ng DevCom. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa. Kaya bago tayo magtapos, no, bati lang po natin yung ating mga viewers na tumutok talaga sa ating programa. Katulad ni Abidezi Valdivioso Cortez mula pa sa Kidapawan City. Si Ma'am Aileen kanina, Lapitan, Ma'am Emren Umali, Kelly Abagat, Azeret Hernandez, Mayo Grace Amit, Maricris Cecilio, Belinda Costales, Karen Jania, Jerry De Los Santos, Edna Matienzo, at yung iba pa pong tumutok sa ating pong programa at sumali sa palaro ng OVCRE, no? Sila po ang singilin nyo. Pukontak po sila sa inyo para sa inyong mga pa-premyo. O, get well soon din sa ating TD, no? Na si Chad, no? At walang nagka-timeout sa akin kasi si Chris nandito sa gilid, hindi ako tina-timeoutan. Pero 4:17 na po ng hapon, maulan pa rin po. Nabangit po kanina ni Harleen, no? Na next week ay kasama pa rin natin ng OVCRE. Dahil next week po, next episode natin sa Galing UPLB, ito na po ang ating unang anibersaryo ng Galing UPLB. Aba, naka isang taon na tayo, no, sa Galing UPLB. No po. Sinimulan natin ito noong June 2020 sa panahon na tayo po ay nasa pandemya. At actually, nasa pandemya pa rin tayo ngayon. Pero nung onset ng pandemic, doon po na pinanganak ang atin pong programang Galing UPLB. So next Friday po, tatambay po ulit tayo dahil first year anniversary ng Galing UPLB. Abay, invite yun na yung mga blockmates, mga batchmates at classmates. So po, dahil may meron tayong mga palaro at meron din tayong mga papremyong ibibigay sa mga sasali at manonood po sa atin pong programa. Ayan, abangan po na next week, no, ang atin pong first year anniversary ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunaran. Kaya mga classmates, ang alan po ng bumubuo ng atin pong programa mula po sa UPLB College of Development Communication, Office of Alumni Relations, Office of Public Relations, at Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Maraming salamat po sa pagtutok sa atin pong programa. Tambay po tayo ulit next week dahil first anniversary na po ng Galing UPLB. Sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB. Ang Tinig ng Kaunlaran, class dismissed. Happy weekend. Stay safe and healthy, mga classmates. Ingat po tayo.